Kinabukasan ay naghanda na ang tatlo sa kanilang biyahe patungo sa isla ng Escarpada upang magmanman at tugisin ang pamilya ng aswang na mga mangkukulam. Pagkalampas ng tanghali ay biglang kumulimlim at tila nagtago ang haring araw sa gitna ng mga ulap. Sinabi ni Kulas kay Mancho, "Tarabay, punta na tayo sa kasadpan. Pwede na tayong umalis ng maaga dahil hindi na rin naman mainit ang araw." Sumagot naman si Mancho, "Hindi ba dapat, Bay, mas ipag-alala natin yan? Ibig sabihin yan may unos, ubag yung paparating kaya dumidilim." Sumagot naman si Kulas, "Hayaan mo na yung unos o bagyo kung paparating. Hindi naman natin sila papakialaman dahil paalis naman tayo." "Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin, Bay. Mahirap magbiyahe dahil magiging maalon." "Hehehe, joke lang, binibiro lang kita eh. Alam ko naman, Bay, kahit gaano pa kalaki ng bangka, ay kaya talaga yan itaob ng alon, lalo kung malalakas talaga." "Ay, huwag mo na yung problemahin. Marunong ka naman lumangoy, di ba? Okay na yun." Wala nang nagawa si Mancho, kundi ang sumunod kay Kulas na nauna na naglakad papalayo. Pagkadating sa kasadpan ay nagulat si Alim sa kanila at sinabing, "Akala ko hindi na kayo tutuloy dahil masama ang panahon." Sumagot naman si Kulas, "Sus! Alon lang yan! Macho si Mancho! Kayang-kaya niya yan!" Sabay tingin sa mukha ni Mancho, nahalata naman na kinakabahan. "Ito si Kulas, ayaw papigil eh. Sinabi ko nga sa kanya na bukas na lang tayo tumuloy kapag maganda na ang panahon." Natawa naman si Alim at sinabing, "Tama naman si Bay Kulas. Mas maganda magbiyahe ngayon dahil hindi mainit at hindi rin nakakaantok dahil masayang nagsasayaw ang karagatan." Napakamot na lang ng ulo si Mancho at sinabing, "Hay, isa pang baliw sumang-ayon din sa isang baliw." Nagtawanan na lang si Kulas at Alim. Sabay sabi ni Alim, "Ano, tara na?" Sumagot naman si Mancho, "Anong tara? Nasaan ang bangka mo? Wala naman ako nakikitang bangka sa dalampasigan eh." May inginuso naman si Alim, "Ayun oh, yung bangka na nakaangkla sa laot." "Ha? Paano tayo makakasakay doon kung nandoon yun?" Tumawa lang ang dalawa. Kumuha na ng tatlong sako si Alim at iniabot sa dalawa. Tumawa lang din si Kulas. Sabay inilagay ang mga dala sa sako at nagtungo na sa dagat. Sinabayan na rin ito ni Alim at lumusong na ang dalawa sa dagat na nagsimula na rin gumalaw ng marahas ang alon. "Ha? Seryoso talaga kayo? Lalangoy tayo papunta doon?" Hindi na siya sinagot ng dalawa at mukhang alam niya na rin ang sagot sa tanong niya. Nagsimula nang lumangoy ang dalawa patungo sa direksyon kung saan nakaangkla ang bangka ni Alim. Nang makalayo na amang ito, ay saka natauhan si Mancho. "Hoy! Mga baliw! Hintayin niyo ako!" Mabilis na siyang nagtungo sa dagat, lumusong at nagsimula na ring lumangoy. Nakarating na si Kulas at Alim sa bangka. Habang nakatingin sila kay Mancho, na halatang nagrereklamo ang mukha habang lumalangoy. Sabay napansin naman ni Kulas, "Bay! Bay! Bilisan mo lumangoy!" Sumagot naman ng paggalit si Mancho, "Bakit na naman? Ang layo-layo ng pinagtalian nyo ng bangkang iyan, tapos pinagmamadali mo ako." Natawa lang naman na sumagot si Kulas, "Huwag ka na magalit, Bay. Suhistyon lang namin yung sa akin na lumangoy ka ng mabilis kung ayaw mo lang naman na maging merienda ng mga pating." Nanlaki ang mga mata ni Mancho. "Ha? Anong sabi mo?
Pating! Sumagot naman si Kulas. Narinig mo naman pala eh. Pinapaulit mo pa. Pwede mo siyang kumustahin. Andyan lang naman sila sa likuran mo eh. Napalingon si Mancho sa likuran niya at kitang-kita niya ang dalawang pares ng palikpik na itim na nakasunod nga sa kanya. Dahil sa takot ay parang pang-Olympic na langoy ang ginawa ni Mancho. Tuloy-tuloy at marahas na talaga ang kanyang paglangoy. Nakita niya pa na tinabihan pa siya ng dalawang pating at nilampasan pa siya nito. Lalong kinilabutan si Mancho. Pagkalapit sa bangka ay mabilis naman kinuha ni Kulas ang sakong bitbit nito at iniabot din ni Alim ang kamay kay Mancho at mabilis na hinatak paakyat ng bangka. Nakasimangot si Mancho nang makasakay sa bangka. Pisting yawa ni kinabuhiya, oy! Mamatay yung dagalang na ninyo mga kabuang! Sa Tagalog pa, buwisit talagang buhay na ito. Mamamatay tayo nang wala sa oras. Hindi naman umiimik ang dalawa. Nagtinginan na lang, sabay nagsingiti. Sinabi ni Alim kay Kulas, Bay! Hilahin mo na yung angkla para makaalis na tayo. Nagtungo na si Kulas sa hulihan ng bangka. Sabay hinila na ang angkla. Pagkasakay ng angkla ay pinaandar na ni Alim ang makina at nagsimula ng makipagpatintero sa malalaking alon ang katamtamang laki ng bangka ni Alim. Magkatabi si Kulas at Alim sa may ibabaw na kinalalagyan ng makina habang hawak ni Alim ang timon. Si Mancho naman ay ikinumot ang tolda na naroon sa gitna ng bangka. Maaring nilalamig na iyon dahil sa basa siya at malakas din ang hangin. Siguro mga lampas na ng alas 5 ng hapon ng mga oras na iyon nang may makasalubong sila sa maalon na laot na isang katamtamang laki din ng bangka na bumabiyahe. Pero marami ang sakay ng mga ito. Malapit lang ito sa kanila ng kanilang masalubong. Dito naalala ni Kulas na parang iyon ang bangka na sumira sa bangkang disagwan nila ni Mancho at kakaiba din talaga iyon. Dahil habang bumabiyahe sa maalon na dagat ay nakatayo ang mga sakay noon at walang mga kinakapitan. Nang makalampas ay biglang nagsalita si Aling. Kulas, napansin mo yun? Oo, Bay, sagot pa ni Kulas. Mga aswang ang mga iyon, pero hindi sila yung mga kurtibo. Nagulat si Alim sa sinabi ni Kulas. Paano mo nasabi? Kasi minsan na kami inatake ng mga iyon. Nang minsang masalubong namin ni Mancho, isang gabi na namamangka kami. Bakit sila nasa laot? Tanong muli ni Alim. Nangangaso? Ha? Nangangaso sa dagat? Oo, nang bibihag sila ng mga tao at walang pinipiling edad, mapalalaki man o babae, bata o matanda. Naningkit naman ang mga mata ni Alim nang marinig ang sinabi ni Kulas, sabay na palingon ito sa likuran upang tignan ang nakasalubong na bangka. At laking pagkagulat nito nang makita na nakasunod na sa kanila ang kaninang bangka na nasalubong nila. Kulas! Napalingon din si Kulas sa direksyon na tinitingnan ni Alim. Nagsalita naman si Kulas. Mancho! Gising! Oras mo na para makapaghiganti sa taong bumangga sa atin noong nakaraan. Napalingon din si Mancho sa likuran nila at nakita niya rin ang apat na lalaki na nakatayo lang sa bangka habang tumatakbo ang bangka ng mga ito. Wala rin damit ang mga iyon at namumula na ang mga mata. Tumayo naman si Mancho sa bangka at sinabing, akala siguro ng mga ito, sila lang marunong maghubad at tumayo sa bangka. Sabay hubad nito
sa kanyang pangitaas na damit at tumayo sa bangka. Ngunit segundo pa lang ang nakakalipas ay napaupo din ito bigla. Dahil mahirap pala talaga tumayo sa bangka kung tumatakbo ito at maalon pa. Nagsalita si Alim. Anong plano natin, Kulas? Sumagot naman si Kulas. Hindi na pinagpaplanuhan yan. Tapusin na natin ang pamiminsala ng mga ito. Alim, itodo mo ang makina. Pinatakbo na ni Alim nang mas mabilis pa ang bangka niya. Kaya naman iyon dahil maliban sa tatlo lang naman sila nasakay, malaki pa ang makina ng bangka ni Alim. Kakayanin talaga na iwanan ng bangka nila ang bangka na nakasunod. Nang medyo malayo na sila ay nagsalita si Alim. Kala ko ba lalaban tayo? E bakit tayo lumayo? Iikot mo pabalik ang bangka at sasalubungin natin sila. Humanda na si Kulas at Mansyo. Nasa unahan si Mansyo ng bangka, nakapwesto. Si Kulas naman ay nasa bandang hulihan. Sinabi nito kay Alim na kapag sinabi niya na ngayon na, ibig sabihin ay patakbuhin niya na ng mabilis ang bangka dahil sisirain nila ang bangka ng kalaban. Hindi na nagtanong pa si Alim at tumango na lang. Naglapit na ang dalawang bangka at magkaharap ito. Pinaharurot na ng magkabilang panig ang mga bangka nila. At sa tiyempong magsasalpukan na, ay naglihisan na ito ng direksyon. Kasabay naman noon ang pag-angil ng tatlo sabay talon sa dagat. Si Kulas ay tumalon na rin sa dagat habang bitbit ang angkla ng bangka. Tumalon na rin si Mansyo sa kanan ng bangka kung saan nag-iisa lang ang aswang na naroon. Puputulin ko lang po saglit dahil alam kong may magkukomment na naman dyan at sasabihing takot ang aswang sa asin. Bakit pwede sa dagat? Ang sagot ko po dyan, malay ko hindi ako aswang. Kung kaya nga ng mga aswang na pumasok sa simbahan, masikatan ang araw, magpalit ng anyo kahit tirik ang araw, ano pa kaya ang simpleng pagsiswimming? Pero ang straight ko talaga na sagot sa tanong na yan ay hindi ko alam. Wala akong ideya sa bawat lahi ng mga aswang at kung ano-ano ang antas ng kakayahan nila. Balik na po tayo sa kwento. Magkaharap na si Mansyo at yung aswang sa kanang bahagi ng bangka ni Alim at nag-aabangan na lang ng galaw ang mga ito. Malapit na magdilim ng mga oras na iyon at kaunti na lang aliwanag na kumakalat sa karagatan. Naunang lumusob kay Mansyo ang aswang na kaharap nito. Malakas ang pag-ataking iyon pero dahil sa nasa dagat ay nabawasan ang bilis ng pagkilos. Kaya bago pa niya makalmot si Mansyo ay nakita na ni Mansyo ang galaw na iyon. Dahil sa hindi nakatama ay bigla itong sumisid. Nagpalingalinga naman si Mansyo sa paligid niya. Pero wala yung aswang nakaharap niya kanina. At bigla niya nalang naramdaman na may humila sa kanya pailalim. At saka sinabi ni Mansyo sa isip, "Ah, gusto mo nang yakapan sa ilalim ng dagat ha?" Hindi siya pumalag sa pagkakahila sa kanya at nagpaubaya lang na madala siya sa ilalim. Pagkadating sa ilalim ay tinignan niya ito. Hindi naman ito mahirap hanapin dahil sa nagliliwanag naman ang mga mata nito. Nang bitawan nito ang kanyang paa at buong lakas na pumadyak ng langoy pataas sa kanya upang sagpangin ang liig. Ngunit kahit hindi nakabukas ang bibig ay nagawa pa rin ngitian ito ni Mansyo. Kaya panandali ang nabakas ang pagtataka sa mukha ng nilalang na iyon. Dahil sa mabilis ang buwelo paitaas ay hindi na kailangan pa ni Mansyo na bumuelo pa paibaba at mabilis niyang kinuha ang payat ngunit matulis maiksing itak mula sa kanyang likuran na nakalagay sa isang sakuban o yung lalagyan nito
na kahoy. At mabilis ang pangyayari at halos islap na lang ng tanso ang nakita ng aswang. Saka naramdaman ang pagtusok ng itak ni Mansyo sa gilid ng kanyang liig pabaon sa katawan. Umabot iyon sa mga laman loob ng aswang. Hindi naman iyon agad nalagutan ng buhay dahil nagpipipiglas pa ito. Sinubukang bunutin ang itak. Pagkatarak ng itak ay agad umikot si Mansyo sa likuran ng aswang. At saka sinakal ito mula sa likod. Yung paborito niyang atake na tinatawag na headlock. Malakas pa rin ang pagpupumiglas ng aswang na iyon. Kahit nagkukulay pula na dahil sa dugo ang paligid nila na kumalat sa dagat. Dahil sa paubos na rin ang hangin ni Mansyo ay ibinuhos niya na ang lahat ng natitira niyang lakas at binali na ang liig ng aswang na iyon at saka pa lang iyon nanlambot at hindi na gumalaw. Binitawan na ni Mansyo ang walang buhay na katawan ng aswang at lumubog na iyon pailalim. Pagkaaho ni Mansyo ay napansin niya na medyo napalayo na pala siya sa bangka dahil ito sa agos at alo ng dagat. Kaya lumangoy na ito papalapit sa kinalalagyan ng bangka ni Alim. Abangan ang mga detalye ng labanan ng ating Super Trio. Ay, joke lang po. Ang labanan pala nila Kulas, Alim at Mansyo. O KAM, parang inisya lang ng pangalan ng channel natin. Abangan ang pagpapatuloy ng labanan nila kontra sa mga piratang aswang na nangunguha ng mga tao upang ikalakal. Kung legal na termino ng batas, ang ginagawa ng grupo na iyon ay kidnapping, human trafficking, and multiple counts of murder. Suportahan nyo rin po sana ang mga story na aking itatampok na pinamagatang Tagalog Horror Compilation. Mix po ang mga kwento doon mula sa totoo kong karanasan at sa mga katang-isip na naisulat ko. Asahan ko rin po na para sa may mga mabubuting loob dyan ay ishare po sana ang mga video natin para naman lumaki pa ang ating pamilya, ang tribo ng katotohanan at misteryo. At sisikapin ko po na sa araw-araw ay meron akong kwentong i-upload para sa inyo. At muli po ako humihingi na pasensya kung paminsan-minsan medyo maiksi lang. Pagtotoong kwento kasi, madalas bitin talaga. Bitin ang detalye, bitin din ang kwento. Kaya ngayong iba, ako na lang nagdadagdag ng detalye para naman hindi ganun kabitin at hindi ganun kalabo ang magiging kwento. Muli po sa inyong lahat na nakikinig sa channel ko at sumusuporta sa lahat ng kwento ko dito. Taus-puso ko po kayong pinapasalamatan. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Hanggang bukas po ulit.